Pitong taon nang naghihirap ang kalooban ni Rohaniza dahil nawawala ang kanyang anak na si Ram Ram. Ang kanyang pag-aalala nadagdagan pa ng pangamba nung nakatanggap siya ng tip na ang nawawala niyang anak, child warrior na raw ng teroristang grupong ISIS. Yun po yung nag-trending po na maraming netizen na nagsabi na 101% yan yung anak mo. First look ko pa lang sa picture, kinabahan ako na nanginginig na ako. Sabi ko, baka siya. From the top hanggang dito, siya talaga yung dito. Siya. Hanggang dito sa pisngi, siya. Kung mayroon man din akong panghahawakan sa ngayon, eh kung may makita akong nunal sa kanya dito. Taong 2010, nung nawala si Ram Ram, ang pangunahing suspect, ang yaya nitong si Ula. Ate, may pumunta dito na sinabi niya na kapatid mo daw, pinapasundo mo daw si Ram Ram. So hindi na ako nag-reply kasi nahimatay na ako noon. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko yung yaya niya na siya lang talaga. Wala na dun yung anak ko. May dalawang witnesses ko na ang sinabi niya sa akin, yung kumuha ng anak mo, kakilala talaga ng yaya. Dahil nung dinukot yung anak mo, nakatayo lang yung yaya habang papalayo yung babae at saka yung anak mo. Hindi sa pilit na kinuha yung anak mo dyan sa loob ng bahay mo dahil kumakaway pa yung bata. Hanggang nakatanggap si Rohaniza ng mensahe, kalakip ng larawan ng batang may hawak-hawak na mataas na kalibre ng baril na malaki raw ang pagkakahawig sa nawawala niyang anak. Kaya mula Tondo sa Maynila, sinamahan ng aming team si Rohaniza papuntang Marawi para humingi ng tulong doon mula sa mga otoridad. Nakita po namin yung picture na ito, opo. Page ng ISIS. I-research po namin yung pagkatao nitong batang ito. Opo, yun po, sir. Namin yung aming mga intelligence reports. Meron po tayong identity nitong bata. Tama po. Paring nakuha dito sa main battle area. Opo. Dito sa loob po ng Marawi. Inahanap ko kung buhay siya. Napakalaking chance siya kasi makikita ko yung balat. Galing ako Manila. Lumuwas talaga ako dito. Lumuwas talaga ako dito upang umaapila po sa inyo na kung sakali po nabuhay siya, na may magawa kayong tulong po sa akin, sana maligtas siya ng maayos na hindi po mapatay. Sa huli, gumawa rin siya ng panawagan na iparirinig sa lugar ng gera. Kung marinig mo yung panawagan ko, gumawa ka ng paraan na makalabas ka. Na mahanap mo yung totoo mong pamilya. Ako yung pamilya mo na nasa labas. Na naghihintay sa'yo. Na hindi dapat yung buhay mo na ganyan. 10 taon gulang ka lang. Bilang isang nanay. Bilang isang nanay na 7 taon. 7 taon ko nang hinahanap yung anak ko. 7 taon ko na po siya. Gustong makita, mayakap. Pero nakikiusap ako sa inyo. Parang awa niyo na i-release niyo na siya ng maayos. Pagka-ere pa lang nitong linggo ng aming istorya tungkol sa paghahanap ni Rohaniza, may nag-text na agad sa kanya. Wala raw sa Marawi si Ram Ram, kundi nasa Tondo rin. 7 kilometro lang ang layo mula sa bahay ni Rohaniza. Ang nauna ng binansagang batang ISIS sa internet, inakala ni Rohaniza na ang nawawala niyang anak na si Ram Ram. Pero matapos umere ang aming istorya noon lamang nakaraang linggo, may nagturo sa isang bata sa Tondo. Siya na nga kaya si Ram Ram. Kagabi po, mga 10:30, may nareceive ako na tawag. Ang sabi niya sa akin is malaki ang maitutulong niya sa kaso sa paghahanap sa bata. Kung naka-online ka, isend ko sa'yo. At agad kong chinik yung page ng anak ko, may private message nga siya. Pag-click ko pa lang, yun na, bumulaga na sa akin na siya na talaga yung compilation niya. Kinonfirm niya doon talaga na yun talaga yung anak ko. Ang sinabi ko sa kanila, kung pwede, picturean mo ng patago na mayroong, kung may nunal. Kasi hindi ko makita doon sa picture. Kinabukasan daw, maagang maaga, 6:30,
tinext niya ako, sabi niya, ate, positive, may nunal siya sa malapit sa dito. Kaliwa, kanan, sabi niya, kanan. Sabi ko, siya nga talaga yan. Sunod nang nakatanggap si Rohaniza ng tawag mula sa Moriones Police Station 2 sa Tondo. May tumawag sa akin na isang police na sinabi niya na mayroong daw dalawang mga babae na pumunta sa Asuncion PSP sa Mayricto na kusang loob daw niya ito turn over yung bata na inamin naman niya talaga na itong bata na to ay hindi niya talaga anak. Wala nang sinayang pang sandali si Rohaniza. Agad siyang sumugod sa police station. Mataas ang emosyon at tensyon sa mga sumunod na pangyayari. Malaki raw kasi talaga ang pagkakahawig ng bata sa hinahanap na anak ni Rohaniza. Si Rohaniza agad na tinignan ang sinasabing nunal ng bata. Naramdaman ko talaga na siya dahil yung ngiti niya, pilik mata niya, ilong niya at saka tainga niya. Siya na talaga. Itong pinakamasakit na part, halos wala na siyang ma-recall sa akin. Pero gayon pa man, God is good at saka may plano talaga si God kung bakit na yung nagkatagpo-tagpo. Alam mo, 7 taon din yung dinanas ko na hirap para hindi kasi ako nakaka-move on. Alam mo, dalawa lang kasi silang anak ko. Pag umingiti siya, siya na yan. Kasi may ngiti siya dito. Masayahin mo, mama. Kagaya sa ginagawa mo kay mama. Ako, ang tawag mo sa akin, Ramram, umi. Di ba pagdating ko, Ome, love you. Oh. Ipinakita rin ni Rohaniza sa bata ang mga litrato ni Ramram. Ayan ka, oh. Ito, oh, bibi ka pa dito. Ito ka. Tapos ito yung mga picture mo, anak ko. Yung umampun po, sinasabi nila, ayan po talaga yung batang ina po nila, tinuring nila totoong anak, na willing na po nila ibigay sa totoong ina po. Maraming salamat talaga sa KMGS. Siya talaga yung anak ko, siya talaga. Pinaalala ko sa kanya yung lagi akong bumibili ng ice cream niya na madamot siya. Hindi siya namimigay, umuo siya. Doon pa lang na-recognize niya lahat ng mga nakaraan niya. Ang kumupkop sa batang sinasabing si Ramram ang tumayo niyang inainahan, si Mary Jane, na nakiusap na itago ang kanyang mukha. Ang bata, pinangalanan ni Mary Jane na Joshua, makananay raw ito at pinalaki niyang disiplinado. Inaamin ko, naghigpit ako talaga kay Ramram. Nakita niyo naman sa katawan ng bata, sobra akong maasikaso, inalagaan. Yung higit pa sa sarili ko, higit pa. Sa kwento ni Mary Jane, taong 2011, may mag-asawang naghabili ng bata sa may-ari ng inuupahang apartment noon ni Mary Jane sa Tutuban. Napunta sa amin si Ramram ay 2011. Yung Irene, nakakatabi namin doon na boarding house ng mga kapatid ko at saka si Dudong, yun yung may-ari sa bata na si Ramram. Kasi the time noon, mayroon sila sa bahay na bayaran. Iniwan na lang si Ramram doon. Nung time na yun, nung dumating ako, nung nakita ako si Ramram na sobra namang cute, ganyan, at saka bibong-bibo talaga siya. At saka sinabi sa akin ng may-ari ng bahay na alagaan mo siya, Jane. Kasi ikaw lang talaga yung, ako lang yung pagkakatiwalaan niya. Kaya si Ramram, inalagaan ko talaga ng sobra-sobra.
Makalipas ang ilang buwan, hindi na raw bumalik pa ang mag-asawang yon at dahil may katandaan na ang may-ari ng apartment kung saan nakatira si Mary Jane, sa kanya na inihabilin nito ang bata. Pinagdulungan nila ng kanyang kapatid na tugunan ang mga pangangailangan ng bata na kalaunan nga pinangalanan nilang Joshua. Umabot na rin sa puntong ipinakilala niya ito sa kanyang pamilya sa Capiz. Tumawag ako, Nay, sabi ko, may anak ako, malaki na. Ipopost namin sa Facebook. Tingnan mo. Na-exciting nanay ko kasi akala talaga, totoong-totoo talaga na apo nila si Ramram. Malaki na yung anak mo, bakit hindi mo pinabinyagan? Kaya nga sabi ko, uuwi ako dahil pabinyagan namin. Nagtulong-tulong kami ng mga kapatid ko para mabinyagan si Ramram sa province namin. Para matustusan ang pag-aaral ni Joshua sa Capiz, bumalik ng Maynila si Mary Jane para magtrabaho. Ito po yung middle ni Ramram nung daycare, nag-first owner si Ramram. Pagkatapos ng 3 taon, iniluwas ni Mary Jane si Joshua sa Maynila. Hindi lang para dito'y pagpatuloy ang pag-aaral ng bata, kundi para kung sakali, maisoli na niya ito sa mga tunay nitong magulang. Dahil alam ko na hindi ko anak, darating yung araw na baka babalikan siya ng tunay niyang mga magulang, maibalik ko rin siya ng buong-buo. Kung may pagkukulang man daw si Mary Jane, yun ay ang hindi niya pag-report sa mga kinauukulan tungkol sa iniwan sa kanilang bata. During the time noon, may mga trabaho din ako eh. Hindi ko masyadong asik. At saka parang yung kalooban ko rin kasi ang sinabi, babalikan siya. Siyempre mag-aantay kami hanggang sa napamahal na rin ng sobra. Naisip lang namin na kung paano siya igapang, paano siya palakihin ng maayos. Abril pa lang daw, nakita na ni Mary Jane ang post ni Rohanisa sa Facebook. Noon pa man daw, kinutuban na siya na baka si Joshua ang hinahanap nitong si Ramram. Kaya matapos ang 7 taon, inamin na rin ni Mary Jane kay Joshua ang tunay nitong pagkatao. Inunti-unti ko na si Ramram hanggang sa dumating yung time na nagsabi ako, anak, humarap ka sa mga mata ni mama. Face to face tayo, sabi ko, yung mata mo itutok mo sa akin, sabi ko, anak, sabi ko, hindi talaga kita tunay na anak. Nagyakapan lang kami. As in, yung makap sa akin, yung parang naramdaman ko rin na nasaktan si Ramram. Hindi raw agad kinontak ni Mary Jane si Rohanisa dahil wala pa rin naman siyang matibay na ebidensya na ito talaga ang tunay na ina ni Joshua. Siguraduhin muna natin, mahirap na mamaya mapunta si Ramram doon na hindi pala si Ramram. Hanggang napanood daw ng kapatid ni Mary Jane nito lang nakaraang linggo ang kwento ni Rohanisa dito sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Ang sabi niya, huwag mo muna akong ibalik sa mga magulang ko. Sabi ko, bakit? Pagpulis na lang ako, mama, kasi pagpulis ako, pwede kitang paglaban, mama. Pwede kita, mama, itakbo. Kung ikulong ka, sabi niya sa akin, para sobra akong na-heart, parang pakiramdam ko, parang nadurog ba yung ano ko, pagkatao ko. Nais ding linawin ni Mary Jane, hindi sila interesado sa 100,000 pesos na pabuya ni Rohanisa. Parang ayaw ko bitawan si Ramram, pero umano pa rin sa isip at puso ko na iralin ko yung batas. Kasi alam ko na pag lumabag ako sa batas, maaaring pwede akong kasuhan ng kidnapping. Pero ayon sa mga social worker ng City Social Welfare and Development, hindi raw pwedeng basta-basta na lang iuwi ni Rohanisa ang bata. Hindi rin muna nila kami pinahintulutang ma-interview ito. Kinakailangan daw muna ng DNA test para makumpirma kung si Joshua at si Ramram na hinahanap ni Rohanisa, iisa. Kaya nitong Miyerkules, kasama ng isang social worker, ipina-DNA test namin ang bata at si Rohanisa. Kailangan na lang establish natin with finality yung result ng DNA. Halimbawa ay positive na sila ay mag-ina talaga. So there's no more question left. At dahil sa susunod na linggo pa lalabas ang DNA test, ang bata nakatira muna sa temporary shelter ng DSWD. Araw-araw, pinupuntahan ni Rohanisa ang shelter para mabantayan ang pinaniniwalaan niya kanyang si Ramram. Ang panganay ni Rohanisa na si Fathia bumibisita rin sa pinaniniwalaan na rin niyang kapatid. Kamusta ka na? Okay lang. Nanawala mo siya. Yan si Ate Janine. Yung lagi mong kinukuro, ano ba yung kinakagat? Yung kagat na, di ba nag-away kayo sa kindi? Tsaka yung kinukuha mo sa kanya lagi yung teddy bear. Di ba may teddy bear ka na maliit?
may teddy bear ka na maliit, ikinukuha niya. Gagawan kayo kaya kinakagat mo yan lagi. Namimiss kita. Masaya. Kasi nakita na siya. Si Venus na siyang hindi nakikita. Tapos ngayon nakita na. Siyempre, masaya din ako kasi masaya na din si Omi. Samantala, kahit hinihintay pa ang resulta ng DNA test, ngayon pa lang, nagpapasalamat na si Rohaniza sa mga tumulong sa kanyang paghahanap. Sa wakas, nawakasan na rin yung bangungot sa buhay ko. Saka nawakasan na rin yung lahat ng tanong, lahat ng nararamdaman ko. Sa susunod na linggo, harinawa, malalaman na natin kung ang 7 taong kalbaryo ng isang ina magwawakas na.